Guys, samahan niyo ako guys na mag bibili ako ng wireless connector siya, no? Connector siya sa Wi-Fi receiver, right? So samahan niyo ako guys, bibili ng bibiling wireless USB connector, right? So samahan niyo ako guys mamaya, right? Punta tayo siya. Okay? So, try muna tayo. So guys, let's go. Samahan niyo ako ngayon, pupunta tayo sa bibilihan ko ng USB wireless yung connector natin. Hi guys, what's up? This is Jay the Lion and the house. So guys, nandito ako ngayon sa labas. Wala akong live ngayon actually. So rest muna ako mag-live dahil kahapon, diba, nag-celebrate tayo ng aking birthday. So right now, dito muna ako, mag-cha-cha lang ako. So nagpapawis lang ako ng kaunti. So ang sarap nung pinagpawisan ako, ayun, kailangan mag-cha. So right now, andito tayo sa tea shop. Ayan, makikita nyo, ano bang cha? Ano pangalan ng cha niya? KMK Trading. Ayan, so tea shop siya. So ayan, may papasok na. So ayan. And after that, mag-cha ako guys. Samahan nyo ako guys na mag pupunta ako ngayon. Bibili ako ngayon ng USB wireless connector, Wi-Fi receiver, right? So samahan nyo ako guys. Bibili, may unboxing ko siya. Right, kasi medyo nahihirapan na rin yung cellphone ko. Almost magdamag siyang gumagana dahil naka-connect ko siya, connect siya sa aking PC. So medyo nahihirapan na rin magamit kasi nga doon ako kumukuha ng internet. So kailangan ko nang bumili guys. TP-Link wireless USB connector, right? So samahan niyo ako guys mamaya, right? Pupunta tayo sa shop. Okay? So chai muna tayo. So guys, let's go. Samahan niyo ako ngayon. Pupunta tayo sa bibilihan ko ng USB wireless yung connection natin para sa Wi-Fi, no? So andito ako ngayon sa shop, right? So makikita niyo guys, eto. Eto yung shop nila, right? Pangalan ng shop nila is Internet Services. So ayan, marami mga product dito. So maganda yung shop nila dito. Kasi pwede rin tayo magpa-repair dito ng mga computer, right? So ito yung mga computer nila. So ito yung company nila, Internet Services. Ayan. This is along saan ba to? Along Dera lang din siya, sa may malapit lang din sa may area ko, sa may Salal din, right? Kaso normally wala masyadong Pilipino dito eh. Kasi ano to, mga makikita nyo dito guys, halos lahat mga Indian, mga Pakistan. So yun yung area niya dito. Tapos katabi niya mayroon siyang restaurant, Pakistan restaurant siya, right? Actually dito rin, malapit dito sa may pinag-churchan ko, kasi mayroon na hotel dito sa area na to. Ayan, dito kami nag-church sa isang hotel. Ayun, so yung church namin is JIL. So ayan, so let's go guys. Samahan nyo kami. Samahan mo ako ngayon guys, pasok tayo dito sa shop na to para makita natin, right? Hello guys, papasok ako ngayon. So kung makikita nyo dito guys, maraming mga equipment dito. So ayan, so dito rin tayo bibili ng mga items nila. So mga mura. And then if you want to repair, so pwede natin pagpa-repair dito. So dito yung mga second hand, or nagbibenta kasi sila ng mga second hand and even mga accessories na dito papapagawa. So kung magpapagawa tayo ng mga laptop or CPU, so dito rin actually mura, maganda
maganda yung ano nila, yung location, yung area dito. So ngayon, bibili tayo, sasamahan nyo ako, bibili tayo ng TP-Link wireless USB adapter. So okay, so and then maganda kasi dito guys, eh, yung mga face mask nga nila dito, mga mura lang din, right? And ito, mga accessories, phone accessories, right? And even mobile accessories. So they have a lot. Yeah. And actually, this is the owner. Yeah. Hi. Yeah. So he's the owner and he will give me a good discount. Oh, diba? Ganda, no? So this is good, actually. This is a good company. So kung gusto nyo guys na pumunta, if you want to come here, the shop is good and the owner is so nice. Yeah. And you can buy good fries and also the quality of the product is good. It's very nice. Yeah. Even the stuff of here is good. It's very friendly. So, all right. So we will promote also. And I want to unbox this, this wireless. So, eto nakita ko. Eto na yun, eto na. Inanda niya na pala sa akin, right? Kasi, actually, binigay niya yung contact number siya, niya sa akin. Nag-inquire na ako sa kanya before kung magkano yung price. So, eto. Ang price lang niya, guys, is, 50 dirhams, right? 50 dirhams lang, napakamura. Ang speed niya is 150 Mbps. Right, this is wireless nano USB adapter, right? So, ito, napakaganda para sa internet, wifi connection. Yun ang speed niya. So, maganda. Kasi, actually, meron akong ganito sa aking CPU. Kung may mga CPU kayo, guys. So, ito, para pang-connect ng inyong wifi connections. Good speed, actually. And the price is good. So, ito guys, kung ita-times nyo lang po sa ano, ita-times nyo sa peso, 50 times 14, so mga, I think, almost, mga 700 pesos, right? Pero, okay na, mura naman siya eh, mura na. Pero, ang good news guys, dahil, itong may-ari, yan. What's your good name again, brother? Oh yeah, which my name is my name is Majas. So see, is the owner of this shop is Majas. Actually, it's very nice and he give me a good discount for this item. So kung biruin mo nakuha ko na lang siya ng so kung sa peso 545 na lang. So kung sa peso i-convert mo 'yon nasa 700. So ngayon 545 na lang. Grabe, 'di ba? So mura. Alam mo, mura at saka din parang maganda yung mga items dito. So ayun. Kailangan lang natin actually kailangan mo lang silang tawaran, 'di ba? So marami din ako mga tinanungan. Medyo yung price talaga mahal kasi yung iba nasa 70 to 80 dirhams, all right? Mga word nun siguro mga 1,000 plus kung sa peso na yun. So ngayon, eto. So, abangan nyo ako guys kasi i-unbox ko siya tapos ituturo ko sa inyo kung paano gagana siya, paano natin siya i-install sa ating CPU. Right? So, okay guys. So, babayaran ko na to. Tapos, ayun. So, abangan nyo pag i-unbox natin. Right? So, kita-kits tayo. Okay, boy. A few moments later. Hi guys, what's up? This is JD Lion in the house. Ayan. So, nandito tayo ngayon guys. Mayroon akong ituturo sa inyong free tutorials. Ayan, hulaan nyo kung ano. Ayan. So, actually guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang isa sa mga natutunan din natin. Ano? So, pwede nyo po kasing gamitin ang mobile, okay? Ang mobile nyo upang magkaroon ng wifi connection papuntang laptop at papuntang computer, right? So, yun po ang ituturo ko sa inyo, isang malupit na tutorial. So, for example, kung wala po kayong wifi connection, gamit lang ang mobile data ninyo, so pwede na po kayo, pwedeng-pwede kayong magkaroon ng wifi connection through mobile
papunta sa inyong laptop and sa inyong computer. So yun po yung ginagawa ko, right? So sinishare ko siya, sinishare ko ang aking data or aking wifi connection gamit ang aking cellphone, right? So eto guys, let's go, samahan mo ako ngayon para alamin natin kung paano, malay mo, makatulong po ito sa inyo, right? So eto guys, ituturo ko muna kayo dito sa aking maliit or mini computer shop, right? So eto, so eto yung area ko kung saan tayo guys, dito tayo nag-vlog, right? Dito tayo nag-live stream. So ito yung mga gamit natin. So ito kung makikita nyo guys, ito dito nagpi-play yung mga tinutulungan natin, mga sinusuportahan natin na mga maliliit din na channel, right? Lalo na sa mga Team the Lions, right? So at of course yung mga super chatter natin, yung mga members natin, so tinutulungan natin sila. So ayan, kung nakikita nyo guys, so bago yung tutorial, syempre gusto ko lang munang i-share sa inyo at i-tour, alright? I-tour. So ito, ito guys, ayan, so ito ang aking PC, connection dito, ayan. Ito yung isang yung iPhone natin, ito yung isang laptop natin, isang laptop, right? So laptop natin. Tapos makikita nyo din dito guys, meron tayo ditong tablet, meron pa tayong isang laptop dito. Eto, so may HP laptop tayo dito, ano, and Toshiba, right? So dito ko naman guys linalagay yung ano, yung cellphone, right? Pag nagla-live stream tayo or magba-vlog ako, so dito, ayan. So eto naman guys yung aking B8 sound card na regalo sa akin ni Papa M ni Modern XRP Vlog, right? So ito, Toshiba, right? And of course eto naman yung pinaka big screen talaga, tapos nagko-connect naman siya, ito yung isang CPU ko, right? And of course eto naman guys yung aking iPad. So ayan, so dito guys of course ang aking cellphone. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo, alright, kung paano mag-connect, right, ang or i-share ang internet connection or mobile data gamit ang cellphone. So let's go. And so ano ba yung mga simple step natin na gagawin para ma-connect natin or ma-share natin ang mobile data or wifi connection gamit ang cellphone, di ba, ang ating cellphone, kasi dito tayo kukuha ng wifi connection or data connection papuntang laptop, PC at desktop. So meron po tayong tatlong kailangan, right? Yung unang kailangan lang po natin is challenge, syempre ang ating mobile, right? Ang ating mobile. At pangalawa naman po is ang ating USB wire. At syempre ang ating desktop or PC. So ito po, dito natin i-connect ang USB wire, right? Para makakuha po siya or makasaga po siya ng mobile data or wifi connection. So ito, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung step by step. So ito guys, gagawin na natin yung simple step para makonect na natin yung mobile data or internet connection. So una, ang gagawin po natin is of course i-connect po natin ang USB wire papunta sa CPU, right? Ito, i-connect na natin ang right. So ngayon guys, naka-connect na siya, 'di ba? So syempre kailangan muna natin dito. Anong gagawin natin? Right? Kailangan mo pong i-accept, right? Kailangan mo siyang i-accept siya or i-allow mo. Allow mo siya para magkaroon siya ng connection. Right? So ito guys, na-connect na natin yung USB wire natin dito sa ating mobile. So kung makikita nyo guys, ito yung aking monitor,
At ito yung CPU natin. Kung makikita nyo guys dito, alright? So ayan, papakita natin dito sa inyo dito guys na, di ba nakalagay siya, not connected. So ngayon, so yung isa second step natin guys, eto po. So ang gagawin lang natin, pupunta po kayo dito guys. Punta po kayo sa, of course, sa settings. Ayan, punta po kayo sa settings natin. Ngayon, kung makikita nyo guys, eto yung wifi connection natin. No? Or kung naka-mobile data kayo. Ang gagawin nyo po is punta po kayo dito sa Teaching All and Mobile Hotspot. Alright? So, ayan guys, mayroong mga option po dito para makonek ang Wi-Fi connection. So, syempre, ang gamit po natin is USB. Kaya, ang pipiliin po natin, ikiklik lang po natin itong USB. Ayan, USB Teaching. Alright? Ikiklik lang po natin siya. Ngayon, pag-click nyo guys, automatic guys, makikita nyo po dyan. Makikita nyo, di ba umikot siya. Oop, ayan. So, mayroon na siyang Wi-Fi connection. So, ito na po yan. So, ibig sabihin nun, mayroon na siyang internet access na siya. Ayan, di ba? So, yan na po. Nakikita nyo, internet access. Ganun lang, napakasimple lang po mag-share ng mobile data or Wi-Fi connection gamit ang cellphone natin. Ngayon guys, kung wala ka namang Wi-Fi connection at gamit mo lang is mobile data, so ang gagawin mo naman po is i-click mo lang ito. I-on mo lang yung mobile hotspot. Gaganin mo lang siya. So, eto guys, kaso wala tayong wala kang SIM card itong cellphone natin. So, ayan, pinakita lang natin yung napakas easy or simple step lang para magkaroon ng connection. So, ngayon, ano natin? Connect na siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin guys, right? So, itatry natin, iti-check natin guys, kung totoo talagang gumagana na ba ang ating PC, right? Kung meron na talagang internet, kasi nakalagay dito is internet access, di ba? So, anong gagawin natin? Ito po ang gagawin natin guys, right? So, i-on natin, i-click natin, right? Ang ating Google Chrome. So ayan, check natin guys kung totoo talagang mayroon na siyang internet connection. So alright, ayan, makikita nyo guys, ayan, titingnan natin kung totoo talagang may access, mayroon ng, oh, ayan guys, lumabas na siya. So ibig sabihin po nan, nakakonect na yung Wi-Fi connection or na-share na natin ang Wi-Fi connection, diba, dito sa ating mobile gamit lamang ang USB wire, right? So ito, tingnan nyo guys. So click lang natin. Ayan. Alright, so ayan guys. Ayan, so actually kung mabilis yung Wi-Fi connection nyo, ang bilis lang din. Ang bilis lang din niya. So ayan guys, tingnan nyo guys, makikita nyo dito. So ibig sabihin, gumagana talaga. Meron na tayong internet access, di ba? So, ayun. Kaya, ayun guys, kung makikita nyo, medyo mabagal yung response ng aking PC kasi marami akong naka-play dito. So, ayun guys, I hope na may natutunan kayo sa simpleng tutorial natin kung paano gamitin ang ating mobile, right? Mobile Wi-Fi at USB wire para magkaroon ng Wi-Fi connection ang ating PC or desktop, right? So, pero ayun guys, alam niyo po ba guys na 24/7 na gumagana itong aking cellphone? So, napakahirap guys dahil wala po itong pahinga, walang batayan. So, medyo nag-worry ako kasi umihina na yung battery niya. So, ngayon, kailangan ko guys is palitan. So, ano yung ipapalit ko dito? Diba? So, ang sinamahan nyo ako is i-unboxing natin ang nabili kong TP-Link USB wireless connection. So, ano yun? Tiyanan! Eto na yun. Eto. So, ibig sabihin, mapapalitan at madadala ko na itong cellphone pag lumabas ako ng bahay. Kasi nga, pag nakakonek siya dito sa aking PC, halos hindi ko po siya magamit. So, kaya
dahil marami po akong piniplay dyan, marami akong tinutulungan ng mga kaibigan natin dito sa mundo ng YT. So, alright. And guys, samahan mo naman ako mag-unboxing nitong aking bagong nabili. Alright? So, ayun guys, eto, buksan na natin. So, unbox na natin ngayon yung aking nabiling TP-Link 150 Mbps wireless nano USB adapter. So, ito po yun. So, ito na po yung gagamitin natin na Wi-Fi connection, right? Papunta sa ating, tadang! Sa ating PC, right? So, let's go. Buksan na natin para maitry na natin at maituro ko na rin sa inyo kung paano siya gamitin or paano natin siya i-install dito sa ating PC, right? So, ayan. So, ito, medyo mahirap, mahirap buksan kasi balot na balot. So, ito guys, ayan. So, tanggalin natin yung plastic. Boy! Ayan, tanggalin natin yung plastic, guys. Ngayon, ano kaya yung mga laman ito? Diba? Itingnan natin ang mga laman, right, ng ating TP-Link 150 Mbps, right? So, eto. Ayan guys, so, ang unang laman niya, of course, ang brochure manual. Ayan. So, dito natin malalaman yung brochure manual, okay? Alright, malalaman natin dito sa brochure manual kung paano talaga siya gagana. And of course ang ayun, USB. So ito. Ito yung USB nano, right? USB nano siya. Ayan guys. So ito yung gagana, right? Ito yung isasaksak natin sa ating CPU para magkaroon ng connection, Wi-Fi connection. So ito. Ngayon, ano pa ba yung laman nito? Tingnan natin. Tcharan! Ang ayan. So, ayan guys. Ito yung installer. Right? This installer po ito. So, ibig sabihin po nito, i-install natin sa ating CPU. So, ngayon, titingnan natin. Ayan o. Oh, meron pa siyang manual. Basahin natin. Ngayon, So, yung iba guys, actually Arabic. So, hindi natin maintindihan. Pero may English, ano naman po siya. English translation. So, napaka-simple lang. So, ganun. So, ayun guys, tinanggal na natin ang cellphone natin, ang USB wire dito sa ating CPU. So, kung makikita nyo guys, ayan, wala na po siyang internet, di ba? So, ano ba yung step natin gagawin ulit? Meron lang tayong 3 simple step para install natin ang ating TP-Link USB connection. Alright? So, una natin is kailangan natin, of course, ayan. So, inopen na natin yung ating CD room. So, kailangan natin siya. Alright. Ayan. So, hintayin lang natin na basahin siya, guys. Basahin ang ating CPU. So, ayun guys, nung matapos nating ilagay yung CD. So, in-install na natin. Alright? Ngayon guys, kung makikita nyo, dito. So, ayan. Ito yung patapos na siya. So, madali lang naman kasi install mo lang naman yung ano. Install mo lang sa drive. Diba? So, ito. So, patapos na siya guys. So, kailangan lang natin i-finish. Para... Alright, makita nyo. So, click lang natin itong finish na to. Alright. Ngayon, nakita natin guys, saan ba nakalagay yung program niya. Alright. So, program niya. Ayan, eto. Ayan, eto po yun. TP-Link. Ayan, so, makikita nyo dito guys. Ayan, TP-Link. So, kung gusto nyo alisin or uninstall,
Pwede nyo po yan or install. So, ayan na guys. Ngayon, after po nyan, para magkaroon na po tayo ng wifi connection, ito na po yung ano natin, yung ating USB. So, gagamitin natin. So, ayan. Kukonnect na natin siya. Alright. So, ayan guys, nung, ayan guys, ilinagay na natin ang USB. Alright, so, ngayon, syempre nakikita nyo na dito. Alright, pipili na ngayon tayo, mag-choose na tayo kung anong Wi-Fi kung saan mo siya i-coconnect. So, meron tayong dito, merong DXP1, merong, ano, Imran 07. Ito, so, mga kapitbahay natin yan eh. So, dito tayo guys, kukonnect natin siya. Ayan. So, syempre, punta tayo ngayon dito. So, ayan. Ayan guys, nag-choose tayo ng ating Wi-Fi connection. So, ayan. So, syempre guys, kailangan muna natin ilagay ang ating password. Right? So, ayan. So, naka-hide siya. Syempre, para hindi makita ang password guys. Ayan. Alright. Masyado marami. Ayan nga. Alright. Ayan, di ba? So, after dyan, after that, guys, syempre, i-click mo lang yung okay para makakonnect ka na. Right? So, i-click natin yan. Click natin ang okay. So, ayan. So, ayan, na-click na natin ang okay, guys. Ayun. So, nakikita nyo po. Ayan, so, nakakonnect na siya. Right? Meron ng internet ang ating desktop or PC. So, ayan guys. So, ayan. Meron na tayo. So, ganun lang. Che-check naman natin guys kung gumagana talaga siya kung meron na tayong internet connection. Pero, di ba, nag-show naman dito guys na meron na siyang internet. Alright? Ayan, connected na po siya. Alright? So, pero check pa rin natin. Ayun. So, full na full po yung ating internet connection. So, check natin ulit YouTube. O, hindi ka guys. Ito na. Ayan. So, meron tayong connection. Diba? So, ayun guys. Diba? So, ayun guys. Very successful yung ginawa natin ngayon. So, meron tayong tutorial. So, dalawang tutorial lang ginawa natin. So, una is yung pag-share ng Wi-Fi connection or mobile data gamit ang, of course, ang cellphone. At pangalawa naman po is ayan, eto naman ang TP-Link USB connection. So, ayun yung pangalawa natin. So, I hope guys na may natutunan kayo kung paano install, right? Kung paano po install ang USB connection, right? Itong TP-Link USB connection sa ating PC. At syempre, I hope may natutunan din kayo kung paano i-share ang Wi-Fi connection gamit ang mobile or paano ang mobile data i-connect dito sa ating PC. So, yun guys. If you have more question, alright, kung may tanong po kayo, just comment below, right? Mag-comment lang po kayo dyan dito sa ating blog na to. Alright. Guys, if you have any suggestion or comment, ayan, so kung may mga gusto po kayong i-vlog ko, alright, pwede po kayong mag-recommend sa akin. Alright, so comment lang po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa baba, alright, and ayun guys, maraming salamat, thank you, I hope na marami kayo natutunan sa napaka-konting information natin ngayon. So muli, this is JD Lion na nagpapasalamat po ako. Muli guys. So, thank you sa mga hindi pa nag-subscribe ng aking channel. Please, click subscribe.
Alright, sa mga hindi pa po nag-like, please like naman and share our video. And of course, please click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video ko na palabas or pag ako'y nagla-live stream. Alright guys, so thank you so much. Bye-bye po and God bless po. Always keep safe po ang bawat isa. So, bye-bye guys.